Magandang araw to all our YouTube subscribers from all over the world. Welcome back. We have another episode for you here at Mrs. Galang's Kitchen. And we have a recipe of very popular breakfast food. Pero hindi lang siya breakfast kinakain, di ba, Nay? No? Oh, merienda, hapo, ano, sa gabi, snack sa gabi. Maski anong oras, pag inutom ka. Brunch na yung pancakes. It's buttermilk. Buttermilk pancakes. Buttermilk pancakes. So it's, paano ito na? One, yung recipe? Isang klaseng recipe lang. Uh-oh. But we will do it ano, using three different methods. So three procedures. Three procedures yan. Kaya medyo isang bundok ng pancake. Kaso, ang daling ubusin nun eh. Isang bundok ng pancake ang gagawin namin. Ngayon, no? Kasi, napaka-ikse. Kung isa lang klase, eh sabi ko, hindi naman, para mapakita din natin. Oh, iba-ibang method. Na, yung procedure, you may have the same ingredients, mm-hmm. pero pag ginawa mo, using or gumamit ka ng iba-ibang procedure, iba-iba ang resulta. Ang no? resulta. So, okay. So, sa amin pong pagbabalik, we will show you how we make buttermilk pancakes. Huwag po kayong aalis. Good day everyone, to our viewers and subscribers. I'm going to show you how to make pancakes today kasi it's one of my favorite breakfast. Paborito ko po talaga ito. Minsan hindi man breakfast, kinagawa akong snack ito pag nagugutom ako eh. So, we will be using one recipe pero I will show you three methods. Yung tatlong method na alam ko kung paano pinaprepare ito. So, we will go from the simplest, ha? So, start na tayo. I will sift together the ingredients muna. We have here the flour, the sugar, the baking powder, the baking soda, and salt. I forgot to remove the cover. Kasi pag nagpiprepare kami ng ingredients, lalo na kung marami, we cover each ingredient with cling wrap para pwede madapuan ng kung anumang insekto o dumi. So this is the sugar, the baking powder, the baking soda, and the salt. I'll blend it with the wire whip so that when we mix it with the flour, hindi po matagal ang paghalo. Although I like to sift my ingredients together, mas gusto ko para well blended yung mga ingredients natin with the flour. Pancake making is very simple. In fact, it's one of the first, can I call it baking or baked product? Kasi parang may baking powder eh, pero niluluto lang ito on top of the stove. Okay, so, add the flour and some of the mixture of the sugar and baking powder. Thank you.
And pass it through the strainer para kung meron mang buo-buo. Pero wala na pong lumps ito eh. The flour that I'm using does not have to be sifted. Kaya lang nakasanayan ko na. Nakasanayan ko na yung nagsisip ng... Kasi nung araw wala, hindi naman ganun ang arine. At saka dahil po sa init ng panahon dito sa amin, sa Pilipinas, kuminsan may mga insekto. But I usually throw away na lang pag ganun na yung arena ko. In fact, when it is warm, lalo na yung mga cake flour, nilalagay ko po sa ano yan, sa chiller. Para hindi mag-deteriorate agad. So, ito na po yung dry ingredients natin. Now, I'm going to mix. I'm going to use that bowl. The eggs. Nabasag si itlog kanina nung sineseparate ko. Kasi I made the mistake of taking them out ahead of time. Para ka ako nasa room temperature. Mas maganda pong i-break yung mga eggs pagka galing pa sa malamig sa refrigerator. So I'm going to mix the eggs. Whole eggs po ito, so i-break mo ko muna sandali. And then I'll add the buttermilk. I'm not whipping the eggs ha. Bine-break ko lang. Para hindi nakahiwalay yung... Okay, so I'll add the buttermilk. And then the cooking oil. You can use melted butter. And then I'll add the mixture to the dry ingredients. This is the simplest method to prepare pancakes, the whole egg recipe. You don't have to beat anything, to whip anything. All you have to do is blend together, but do not overmix. If you want your pancakes to be fluffy, tamang halo lang po. Just until there are just a few lumps dun sa inyong flour. Don't make the mixture smooth. Basta nabasa. Nabasa yung arena ninyo. And then it will be much better if you're going to rest the mixture for about 10 to 20 minutes para i-absorb po ng husto ng arena yung liquid nun. You do not have to be an expert to be able to do this. You just have to follow what I'm doing at malamang po marunong na rin kayong gumawa ng mga pancakes. Napakasimple po nito eh. Very simple. Even small kids can do this. Kaya lang, medyo bantayan nyo po pag sa stove na dahil baka mapasok. Okay? So may lumps pa siya. Okay lang yun. Now I'm going to cover this with cling wrap or with a plate. Set it aside and i-rest natin sandali yun. Ito, may plato ako dito. Ito na lang po ang gagamitin ko. Okay, for the second method, this time po, hindi natin i-add muna yung baking soda. So, this is the baking soda. Ilagyan ko ng label para hindi ko makalimutan. Diyan ka muna. Now, we will mix together the sugar, the baking powder, and the salt. So, just like dun sa first method, beblend ko ito
Dahil hindi natin, ayoko siyang minimix mabuti. Okay. And then, I'll sip it together with the flour. Bine-blend ko lang po ito just to make sure na talagang nakahalo yung baking powder natin. Now, I'll go to the liquid ingredients. Break the eggs. Add the buttermilk. Ano lang po ito, yung maligam-gam lang dapat ang temperature. Ah. Kasi baka mamaya, niliwan nyo sandali sa ref, ano po nyo sa room temperature para mas maganda. Then I'll add the cooking oil. Just like the first mixture, do not overmix. When you don't see flour anymore, even if it is lumpy, okay lang. Because as we rest this, mababasa po lahat yung arinang yun. Okay. This is good. So we will cover this with cling wrap and rest it just like the first one. And so that I will not forget, I'll put the baking soda on top. Okay, so second mixture, same recipe. Press po natin. And now for the third method, separated po yung egg yolk sa egg whites. Ito ang pinakamalambot. But the easiest one to make is the first and the second one. Medyo kailangan ng konting ano to ha, practice. So, we will, like the same, we will mix together this time half of the sugar because the other half will go to the egg whites. The baking powder, the baking soda, and the salt, I like to add it with the egg whites. So, bali, we have here the baking powder, the sugar, half of the sugar, and the baking soda. So, we'll blend this together.
just like the first one. And then sip it with the dry ingredients. Pwede rin haluin ko dito. Yan. Tapos, haluin ko mabuti rito. Tapos, isisip ko na lang doon. Mas madaling gawin ito kaysa doon sa una kong pinakita sa inyo. Okay. And then while I'm pouring it, I stir it para nabe-blend na rin po. For our liquid ingredients, we have egg yolks and then the lukewarm buttermilk, and then the cooking oil. I'll pour it into the flour mixture. And just like the first two ones, blend nyo until you don't see any flour anymore. You will notice that this is a little bit thicker because wala pa po yung ating egg whites dito. In first two, cool eggs yun. So, konti, may konti pang flour. Blend some more. Okay. That's good enough. So, we have here egg whites, half of the sugar and salt, huh? Now I'll cover this with cling wrap and let it rest. Okay. So may label po ito. Number 3. May nakikita akong konting flour pero okay lang because we will be mixing it with the egg whites pa later. So katabi niya ito, ha? Press po natin. So, we are now ready to cook our pancakes. Nag-rest na po siya dahil medyo napagod siya kanina sa paghalo. So, rested na siya. Ready na siya para iluto. So, we have butter here which we have to brush our pancakes with pagka luto. Kaya pag gusto niyo nang kainin, asa yung lalagyan natin. Now, we have here the mga lutuan natin dito. I'm showing you three. Itong ceramic na lutuan, at saka itong stainless, at saka po yung nonstick.
Yung ceramic, ang labas po nito, medyo light ang kulay ng mga pancakes ninyo. Kasi tinest namin lahat ito. Ito namang stainless, maninikit ng konti, pero ang ginagawa ko, binabrush ko ng table napkin or ng konting oil. Konting butter yung iba, pero nasusunog din agad eh. So, every time na gagamitin, ilalagyan natin ng konti, no? So, this is just what you have. You can use it, pero iwawipe mo po ng manipis na ang cooking oil or butter. This one, this is what we're going to use kasi meron naman kaming non-stick pan. Wala kaming ilalagay dito. Wala kaming iwawipe. You don't have to. Okay? So, Encar will now start by heating the pan. So, itatabi ko. Ilalagay ko na ito sa tabi mo. Lagay natin yung butter. And then, we'll set this aside. Mix ko lang konti. Oh, wala na akong nakikita ng flour. It absorb na rin ng arena yung natitirang liquid dito. So kailangan lang well heated yung ating pan bago tayo mag-start magluto. Oh, yung style ng mga panadero dyan. Huwag masyadong madikit. Tingnan natin ngayon kung well-heated na yung ating pan. Siyempre, pag ginan nyo, mainit na talaga. Mararamdaman nyo. Hindi naman, kahit matotolerate nyo pa, hindi naman yung magugulat kayo. Hindi ho natin dinidikit yung kamay, ha? Talagang parang, you get the feel of the pan. Ganyan. Yung heat. Okay? It is 1/4 cup. Nasa inyo anong size ng pancake na gusto nyo. So, kung gusto nyo talagang maganda yung luto, sa pinaka-center. Pwede nyo bilugin. Pero kung gusto nyo fluffy talaga yung pancake, kayaan nyo lang mag-fold. Just let it fall naturally. Kahit hindi siya bilog na bilog. So, mabilis lang ho yan. Pag may bubbles na, pero hindi pa nag-burst yung bubbles dapat, pwede na nating i-flip. Usually, yung una, pinakapangit. Tingnan natin. Pag pangit, kakainin ko. Pareho pa rin naman yung lasa. Huwag yung hintayin mag-barst yung bubbles, ha? Kasi ang dapat niyan, pantay ang luto po niyan sa isang side at saka sa kabalang side. How do you know? Pag binyak mong ganyan, pantay ang kapal niya. Yung parang tunnels. Although yan, syempre, merong mga konting bubbles mag-burst, pero konti pa lang naman sila. Ayan, pag all over na yung bubbles, bago mag-burst, i-flip. Ito na, oh. Hanggang sa center may bubbles na yan. So, flip na natin. Ayan, maganda yung kulay agad. Ganda. A very thick. Pagka ganyan po, kakapal, fluffy yan. So, how do you know it's cooked? Pag pinrest nyo sa center, tapos bumalik, cook na yun. Pag ayaw pa niyang, pagka na, naiwan yung indent, hindi pa. Okay, luto na ho yan. Mabilis lang ang pancakes. Tingnan mo muna yung kabila. Luto na? Luto na. Pinrest ko na. Okay. Kaya ito yung mga breakfast items na sinaser. Mabilis iluto. Konti yan. So, you can cook several pieces, kaya lang hindi magpapantay ang init. Dahil so, nasa gitna lang yung Kahit di yung electric griddle, pwede. Pwede. Pwede, kasi pantay-pantay ang init nun eh. Parang sobrang init nun yan. So, dapat alam mo i-control yung init, ha? Medyo mausok na masyado eh. Kapag tumatagal, umiinit na yan talaga. Yan, umbilis. Umbilis niya. So,
Babrush na natin to ng konting butter. But if you plan to store them, huwag muna, ano, kasi nagdidikit-dikit sila eh. Pag nire-ref. Pag nire-ref. Gawa namin po kasi yan eh. We make yung a lot. Yung butter, dumidikit-dikit. Dumidikit. So, we just put butter pagkakainin na lang namin. Pareho din naman yun eh. Ngayon, pag kakainin nyo agad, lagyan nyo ng butter. So, ang bilis. So, tatapusin natin itong mga pancakes natin. Okay. Ganito po dapat yung yan. Pantay ang kanyang kapal. Saka ang ano, ang luwag ng grain. So fluffy. Hindi siya dense. Okay. Nabasa-basa na dun sa butter na nilagay ko. Pwede bang tikman? Ang lambot, oh. Mmm, sarap. Okay. So, this is the second method. Yung nakahiwalay yung baking soda. So, i-add ngayon ni Engar yan. So, hindi natin idadump minsanan, no? Kailangan na lang tayong sifter, yung mapino, ang butas. And then, para madali siyang i-mix. Pag minix po natin to, kailangan just until blended. Kasi pag sumobra, bali yung bubbles na mo-form, pag nag-react yung... Kasi may, ano to, buttermilk, ano? Mm-hmm. O sour milk. Pag nag-react yun, doon sa baking soda, magbabubbles yan. So, pag continuous ang mixing, mawawala lang din lahat yung bubbles na yun. So, just until blended. Meron po sa gitna. Okay? Okay na yan? Okay na yan. Tapos makikita niya yung medyo aalsa. So, again, init natin yung pan bago tayo mag-start magluto. Ayan na yung mga bubbles. Nagbabarsh-barsh na. Kala, iluto na natin. Init na yung pan. So, huwag niyo hong stir, tapos kukuha kayo ng konti. Mababurst yung bubbles niya. Bilugin mong konti ang gano'n. Ayan. Kasi ang pancake. So, the same, no? Hintayin nyo yung bubbles, pero kailangan hindi pa nagbuburst. Tapos i-flip. Yan, ang ganda ng kulay. Ako naman gusto ko mas brown pa ng konti. Okay, pwede rin mas brown ng konti. Di mo naman ngayon, ganyan yung kulay ng mga pancakes. No? Pero hindi mo mapapantay-pantay kasi nga, hindi electric griddle lang gamit natin. Hindi natin talagang control yung temperature. Ang laki-laki ng electric griddle namin. Ay namin ilawas dito dahil lang sa pancake. Tapos the same, pagka nagsispring back. Spring back? Konti pa. Para palang cake. Then ano? Mm. So, para ka rin nagbe-bake ng cake sa pan. Kaya sa pancake. Mm. Pero nung bata ako, tawag ng lolo, ng tatay ko dyan. Hot cake. Griddle cake din ang tawag ng iba dyan. Okay. Ang difference, mas malambot po ito. Same recipe. Same recipe. Dahil lang dun sa baking soda. Dun sa method, ano? Yung method. This is also very easy to make. Pareho lang. Ihuli mo lang yung baking soda after resting. Ano, you use a sifter. Pagkatapos, sprinkle nyo all over. And then blend lightly. Kaya nagdadarken dahil sa temperature ng ano eh. Ng lutuan. Oh, that one is darker.
Pag ako pinupus ko yung nasa gilid. Basta pa eh. Para bumilog. Pagtuyo na lang. Ayan. Pagtuyo na ng konti. Ayan. Para pa sa bilog. Mas fluffy. Mas maalsa. Fluffy. Tama, nasa init yan. Kapal, oh. Hindi ko na ibabrush ito ng mantikilya kasi store na natin ito eh para bukas at saka pa bukas sunod na bukas hanggang kung ilang araw siyang umabot. So, ayan, tatapusin na lang natin itong mga, itong ating mixture para magawa na natin mamaya susunod yung next. Okay, so now, we are now in, with the third method ng paggawa ng pancake. Medyo challenging po ito. Doon sa hindi pa nga nakatry ng ano, mag-beat ng egg white at mag-fold sa flour mixture. But I will try to explain it. First, you need a clean bowl, no trace of oil, or ano, basta bukasan nyo mabuti, tapos patuyuin nyo. And also the beaters. Because sometimes, kung hindi po magandang pagkakahugas ng beater, may nakasingit dyan na kung ano-ano, o may mantika. Kasi po, once egg white comes into contact with something na oily, hindi po yan magbibit ng properly. So, malinis yung ating bowl. Yung egg white natin, dapat walang trace ng egg yolk kasi ang egg yolk po, oil. May oil yan. So, I'll beat the egg whites until bubbles are fine. Not that fine, pero medyo ano na. And then I have here the salt and some of the sugar, half of the sugar. I'll start adding the bubbles are flying. I'll start adding the sugar. Increase the speed. Now you will see lines that are forming in your egg white. Pakikita ko po sa inyo na hindi pa pwede to. Because look at the tip. Naka-bend po ng husto ha. At saka hindi pa mapino yung mga egg white, yung egg white nyo. Dapat po yung scraper ninyo malinis din. Wala ring mantika. Scrape ko yung gilid. Pakita ko uli yung ating ano, egg white. Hindi pa pwede kasi madula, dumudulas pa siya. Oh. Okay. Pwede mo ito, hindi na gumagalaw. Bahagyan-bahagya, pero hindi na. Tsaka yung tips. And then I'll show you the tips. Hindi mo mapapakita ng gusto ano, kasi konti ang asukal nito. Slightly bent. Okay? One can finish. Now, folding na po ito. This is what you should learn when you are into baking.
So, I'll put some egg whites into the flour mixture and stir. Para tinetemper ko po. Kasi normally po, ang matitira sa ilalim yan, yung ano, yung flour mixture eh, may iiwan. Although our mixture is not malagnaw, it's thick. Then I'll get more egg whites. Para pong inaano ko lang, kinakamot-kamot ko lang sa ibabaw. Sabi ko nga sa mga estudyante, to spread it. Don't overmix it. Tapos fold. 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 Hanggat magkakasya po yung egg white dito sa mixture na ito, dito ako magmimix. And then later on, bubuhos ko dyan. Para mamix ko mabuti. So I'll pour it now. Yan pong egg white na yan ay nang magbibigay ng extra softness sa ating pancake. So this is the hardest one to make, lalo na kung di pa kayo sanay mag-fold. But this is one technique that you should learn before you start into baking. Banana cakes, hindi kailangan ito. Pero once you want to make chiffon cakes and sponge cake, kailangan patutuhan nyo po muna ito. Kung hindi, sorry, flat po yung mga cakes ninyo. Ang tagal kong pinractice ito nung araw. Spreading it doon lang po sa top. And then start folding. Scrape. Tapos fold over. Scrape. Fold over. Tapos pag may nag-float pong ano, egg whites, scratch the top again. Para mawala yung parang marshmallows na yan. And then, fold. Ganyan lang po. Huwag po kayong mag-o-over dito kasi there will come a time na pupunta kayo sa point na magbaburst na po lahat yung mga bubbles na egg whites na yan. Dapat, bago mag-umpisa yun, tapos na kayo. That's it. So, pwede nang iluto? Pwede nang iluto. So pareho lang ano yung car. Pag may bubbles na, huwag mong hintayin mag-burst. Oh, pero medyo iba to, medyo kailangan hintayin mong mag parang dry na yung gilid. Kailangan tayo mag dry yung gilid. Okay. Yan. Hindi na dumidikit. Galing. Hindi ko na alam po yan ang pinakamalambot o yung may baking soda, yung baking soda sa huli eh. Ito. This one. Okay. So, tatlong method po yung pinakita namin sa inyo. Choose the one that you feel comfortable doing it. Doing. Tapos same din. Pag nagbabounce pa.
pag umiinit yung pan, medyo nagda-dark ng konti ang kulay. Pag nakita nyo yun at hindi nyo gusto ang pagka-dark, hinaan nyo lang yung ano, yung plain. Ito po may bilog mag-isa. Tatapusin na lang natin yan, itong mixture. So, eto na po yung finished products namin. This is the first method. Pinakita ko na sa inyo kanina ang texture niya sa loob, ano? And this is the second method, yung huli ang baking soda. Kinurot po ni Anchor yan, kaya ganyan. Oh, see? Fluffy, pantay ang kapal ng itaas at ibaba. Ganyan dapat. Ibig sabihin, tama yung pagka, yung oras ng, yung timing niya sa pag-flip ng pancake. We have 11 pieces here. Nakain na po yung iba. 11 pieces here. At ito, yung bitan ng egg whites, 14 po. Because of the ano, yung foam, yung volume ng, ano, ng egg whites na, nag-add ng volume pagbit ng egg whites. Now I will. Ayan po. Ayan ang texture niya sa loob. Ayan yung bubbles. Oo. Pantay. So, i-practice niyo pong lahat yan. First and second, madali lang yan. This one, may challenge. Pero, once you ano, i-practice ninyo yung pag-fold ninyo sa paggawa ng pancake. Pag nakabisado nyo na po yan, you can go into chiffon cakes, sponge cakes. Madaling-madali na pong gawin nun. Okay, so ito na po ang aming finished product. Nakita nyo kanina, tinikman na rin ni Mrs. G yun. Yan na lang natira. May idea na kasi habang naggagawa kumakain kami. Kumakain po kami. Tapos, kasi yung bango-bango nila. At saka masarap sila syempre pag mainit. No? So, pinakita mo yung... Pinakita ko na yung texture. Texture na yung pagkakaiba. Ano yung pinakamalambot kasi, Nay? Yung ano, yung egg white, yung nakabit ng separate yung egg white. Oh. Tapos susunod yung huli yung baking soda, yung manipis. Yung una, yun ang original na ano, ganun ang texture talaga ng pancake. Pero hindi rin po siya matigas, malambot din yun. Pero iba pa to dun sa souffle, no? Yung ay, iba yun. Iba oo. Yun. Tapos of course, we will, you do not eat pancakes yan without the... Ayoko ng maraming syrup. Syrup. Yan. Pwede rin siya with ano, sour cream, kung gusto niya ng savory yung... Ano, meron yung nga pancakes akong ginawa. Sabi, kinabi ko na yung orange syrup. Oh, yung orange syrup. Kaso, hindi pa tapos. Kulang pa sa kulo. At saka medyo matagal po yun. Lambot, oh. See how fluffy. So, di mo nakita habang nagluluto ako, kumakain ako. Oo, kanina. All malambot. Malambot. Even naman yung hindi nakabit yung egg whites. Malambot, no? Kaya lang, yung nakabit ang egg white at saka yung huling nilagay ang baking soda, nagme-melt sa bibig talaga. Pero, sarap. Of course, butter and syrup, no? Serve it with your favorite sides for breakfast. Bacon, scrambled egg, sausages, tapos may fruits. Pero, like I said, pwede rin savory. Sour cream, chives, bacon, kung ayaw nyo ng matamis. Hindi ako tumitikim, pero dito titikim ako talaga. Kung napapansin niyo, hindi ako kumakain pag gano'n, pinababa yung setter, pero dito kinakain ko hanggang talaga. Hanggang mamaya po. Ayan, no? Pauubos namin ito. Mukhang marami, pero
Ang lambot. It melts in the mouth. Yan nga lang natira. Diba nagawa natin kahapon, ano, kanina? Oo. So, subukan po ninyo at I'm sure magugustuhan ninyo si Gratuta. And your kids will love this, no? Lalo ngayon dahil pandemic, nasa bahay, mga bata. Pwede rin turuan ng mami si yung ano, yung anak niya. Mm-mm. Pero this will ano, this will be a nice, no? Dahil ngayon, distance learning sa bahay, no? You can prepare this, a stack of pancakes. Balik-balikan lang nila habang nagka-klase sila, in between classes, no? We can snack on this. I'm sure they will love them, no? So subukan po ninyo. So for your questions, comments, and suggestions, no? Sasara ko na po para maubos na ni Mrs. G yung pancakes. Just leave us a message. Makakain ako. Sa amin pong Facebook page, search for the page, no? Yung page po ng school, Emelita W. Galang Culinary Arts Studio. Nandiyan po ang address sa ating screen. And for our other episodes, other recipes you might want to try, gusto nyo i-review or hindi nyo pa napanood, just head on to our YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. And please click on subscribe and tap on the bell so you can receive updates for every time we upload new videos para po hindi kayo nahuhuli. Meron kayong alert o notification na meron kaming bagong recipe na pwede ninyong mapanood. And then of course, there's our Instagram account, Galang Culinary Arts. Nandiyan po lahat ng address sa ating screen, no? So hanggang sa susunod po, kakain pa po kami ni Mrs. G ng makakain ako. Kung napapansin nyo, bira akong kumain pag ganitong portion. Ganitong ano. Ayan. Maraming salamat po. Tamang-tama sa timpla. Oo. Hindi po ako nagbibiro. Tamang-tama sa timpla. See? Talagang she insists. Kasi it's true. Maraming salamat po.